isa akong bilyonaryo. Kabanata 81. Si Marvin ay bigo na ngayon at namamahala sa napakaraming bagay. Dinidail niya si Joanna. Noong una, gusto ni Marvin na bigyan si Joanna ng oras para pakalmehan siya at pagkatapos ay ipaliwanag sa kanya. Ngunit ngayon ay hindi na makapaghintay si Marvin. Gusto niyang marinig ang boses ni Joanna ngayon. Kung hindi niya agad makikita si Joanna, hindi na makapagpigil si Marvin kahit isang segundo. Paumanhin, ang numero na iyong nadial ay naka-off. May malamig na tunog sa mobile phone kaya nawala ng pag-asa si Marvin. Naka-off ito. Bakit naka-off? Gusto nak ba talagang ihinto ang pag-contact sa aking sarili? Hindi ako naniniwala. Si Marvin ay lubhang nababalisa ngayon at walang paraan upang maging makatuwiran. Bigla siyang bumangon, tumayo at tumakbo papunta sa pinto. Hindi niya ma-lock ang pinto. Paglabas niya ng community ay agad siyang pumara ng taxi. Tumakbo si Marvin hanggang sa dormitoryo ni Joanna. Alam ni Marvin kung saang dormitoryo si Joanna at diretsyong pumasok. Itong binata. Hindi pwede pumasok ang mga lalaki. Alis. Ang tagapamahala sa dorm ay sumisigaw sa pintuan. Walang pakialam si Marvin sa mga ito. Nagmamadali siyang pumunta sa dormitoryo ni Joanna nang hindi lumilingon. Ayan. May lalaki sa dormitoryo. May isang batang lalaki na nakapasok. Dahil sa bigla ang pagsulpot ni Marvin, nagkaroon ng mga pagsabog ng takot sa dormitoryo ng mga babae. Kalalabas lang ng maraming babae mula sa paligan at nakita si Marvin na nagmamadaling pumasok. Sila ay sa sobrang takot ay bigla silang nagpalit ng mukha at nagtago sa paligid. Walang pakialam si Marvin sa magagandang eksena sa paligid niya. Gusto niya lang hanapin si Joanna. Bang! Itinulak ni Marvin ang pinto ng 109 na dormitoryo at sumigaw. Joanna! Pinulat ni Marvin ang kanyang mga mata at hindi nakita ang anino ni Joanna sa dormitoryo. Oh, di ba kaibigan niya ng B**? Nagpapalit ng damit si Danica sa dormitoryo. Nagubad lang siya ng pijama at naka-underwear lang. Kahit nakita niyang pumasok si Marvin, hindi siya umiwas. Nag-aayos pa siya ng damit na nakahubad. Nasaan si Joanna? Nakabalik na ba si Joanna? Bagamat galit si Marvin kay Danica, ngayon gusto lang ni Marvin na hanapin si Joanna kaya kailangan niyang magtanong. Oh, hindi mo ba mahanap ang maliit na wave hoof na iyon? Ngayon ay bumalik ang B**stick na iyon upang maglinis at kinuha ang gamit. Ano ang problema? Ang mga araw ng pagsasama ay hindi ba maganda? Ang maliit na B**stick na babae ba ay nakikisama sa ibang mga lalaki? What a pity, Danica ay ngumisi. Ano? Pumalik si Joanna, nag-impake at umalis. Natigilan si Marvin. Pumalik si Joanna para mag-impake. Mukhang lumabas na siya para manirahan. Gayunpaman, hindi pumunta si Joanna sa kanyang mansion. Madilim na. Saan kaya siya mag-isa pumunta? Mabilis na nag-iisip si Marvin sa kanyang isipan, ngunit hindi niya maiisip kung saan may ninerehan si Joanna. Ano ba ang tinatakbuhan mo? Ito ay dormitoryo ng mga babae, hindi mo ba alam? Pumasok ka bilang isang malaking tao at sumugod ka sa dormitoryo ng mga babae. Saang klase ka ba galing? Papuntahin mo ang iyong tagapayo. Sa oras na ito, humihingal na dumating ang kasambahay sa pintuan at naabutan si Marvin. Wow! Umalis ka na dito sabay galit na hinaila ng kasambahay si Marvin palabas ng dormitoryo ng mga babae. Pumalik si Marvin sa kanyang tirahan at tinawag si Joanna sa lahat ng paraan. Sorry! Ang subscriber na nadial mo ay naka-off. Paumanhin, ang subscriber na nadial mo ay naka-off. Sa telepono na patuloy na kumakalat tulad ng mabilis na tunog na ito, si Marvin ay manhid na, ay katangahan lang na ganito ang pag-dial ng paulit-ulit. Pagkabalik ni Marvin sa kanyang mansion, naupo na lang siya sa sofa at hindi niya namalayan kung kailan siya nakatulog. Kinabukasan paggising niya. Maliwanag na sa labas. Pinuksan ni Marvin ang kanyang mga mata at hindi alam kung anong oras na. Kusa niyang kinuha ang kanyang mobile phone, ngunit wala pa ring balita mula kay Joanna. Pagkatapos ay i-dial ni Marvin si Joanna. Sorry, naka-off yung subscriber na nadial mo. May pamilyar na tono sa telepono. Biglang umupo si Marvin, hindi alintana ang paghugas ng sarili, tumakbo palabas ng bahay, dumiretso papunta sa college. Teacher! Teacher!
May nawawala sa school natin. Teachers, send a notice to find her in the whole school. Tumakbo si Marvin sa opisina ng counselor. Ano? May nawawalang estudyante. Nagulat ang adviser ni Joanna. Hindi maliit na bagay. Ang mga nawawalang estudyante ay dapat nasa social news. Walang paraan para magpaliwanag sa mga magulang kundi pati na rin makapagpaliwanag sa lipunan. Sino ang nawawala? Ano ang pangalan? Nagmamadaling tanong ng adviser. Ito ay si Joanna. Guro, hanapin mo siya dali. Natatarantang sabi ni Marvin. Oh, Joanna. Nang marinig ng tagapayo ang pangalan ni Joanna, agad siyang nakahinga ng maluwag, pinunasan ng malamig na pawis sa kanyang ulo at sinabi. Si Joanna ay hindi nawawala. Dumating siya rito para mag-apply para sa dropout kahapon. Ano? Wala sa school si Joanna. Hindi makapaniwala si Marvin sa katotohanan na huminto sa pag-aaral si Joanna. Sa ilang sandali, tila napyunit ang puso ni Marvin. Para sa pagsususpain ay hindi upang ganap na sa kanilang hindi na makipag-ugnayan, di ba? Kasalanan ko ang lahat. Kasalanan ko ang lahat. Nag-dropout siya sa school. Kinasusuklame ni Marvin ang kanyang sarili sa oras na ito. Ikaw binata, ang pangalan mo ay Marvin, di ba? Nabalitaan ko na ang tungkol sa iyo. Sa palagay ko ay mas mabuting bitawan mo na ang mga pag-iibigan na ito. Ang pinakamahalaga ay ibalik ang perang inutang sa paaralan. Umiling ang tagapayo ni Joanna at sinabi kay Marvin. Paglabas niya ng opisina, si Marvin ay parang nawawalang kaluluwa. Hindi niya alam kung saan siya pupunta at kung bakit, kaya bumalik siya sa dormitoryo. Sa sandaling pumasok si Marvin sa dormitoryo, nagulat sina Aaron at Drake. Tumakbo si Aaron kay Marvin at nagtanong. Marvin, ano ang problema mo? Paano ka nakabalik ng ganito? Oo, Marvin, okay ka lang. Gusto mo bang dalhin ka namin sa ospital? Si Aaron at Drake ay natakot at umikot sa paligid ni Marvin. Hindi nagsalita si Marvin, marahang iwinagayway ang kanyang kamay, at pagkatapos ay pumunta sa kama, nakatingin sa kisame ng walang laman ang mga mata. Isang linggo nang nakahiga si Marvin sa kama. Sa panahong ito, hindi nagsasalita si Marvin. Sina Drake at Aaron ay humalili sa pagdadala ng pagkain kay Marvin, ngunit hindi gaanong gumalaw si Marvin. Marvin, anong problema mo? Isang linggo ka nang nakahiga ng ganito. Tanong ni Ron. Oo, Marvin, ano ba ang problema? Hindi kita nakitang ganito noong nakipaghiwalay ka kay Hannah noong nakaraan. Kung may kailangan kang sabihin, tutulungan ka namin mga kaibigan mo kami, tulungan ka naming malutas ito. Hindi pa nakikita ni Drake si Marvin ng ganito at pagkatapos ay sinabi niya. Marvin, sabihin mo lang sa amin kung ano ang nangyari. Susubukan naming tulungan ka. Pasensya na mga lods at medyo matagal ang update. Ito muna ang huling kabanata sa channel ko at ipagpapatuloy ito ni VLLS TV, sana suportahan na iyo rin siya. Maraming salamat. Ilalagay ko ang link ng channel sa description. Pasensya talaga mga idol. God bless.